Magandang araw ulit sa inyo mga idol. For this vlog mga idol, ituturo ko sa inyo paano magkapit ang centralized na heater. Ito yung mga idol, ito yung magsusupply ng heater ng master bedroom sa dalawang lavatory, sa dalawang shower at saka sa jacuzzi. So tara idol, tingnan natin yung supply ng tubig at saka kurente. Tingnan natin mga idol yung ano, yung supply ng tubig. So ito yung supply ng ano mga idol, ng cold water line na lumabas dito. Medyo baliktad nga siya mga idol eh. Out system mga idol, sinundan ko lang kasi yung dating abang. Tenris ko lang siya. So ito yan. Ang dating dito mga idol, yan nag-tease siya. So supplyan ko yung cold water yung jacuzzi. Kasi nag-tease nga siya. Yan, nag-tease. Ito yung tumagos siya. Supply ng cold water ng ano, ng jacuzzi. So pumunta siya rito. Yan, dumiretso siya papunta rito. Dito kasi location ng heater mga idol. Yan, so pumunta siya rito. Ito yun, pagpasok siya sa heater, ito yung angle valve na to, pasok sa heater, paglabas dito siya dadaan sa isang heater na sa kaliwa na. Tama na yung kabit ko ito kasi kaliwa na yung hat nito. So balik siya rito ulit. Ito naman yun. Yeah. Ito pala ito. Ito yun. Ito yun. So ito yung hat na to. Hot water na to. So yan. Tapos takbo naman siya rito mga idol. Magkakaroon siya ng connector. Ito. Tatawid siya rito sa old supply na hat. Ito yung hat mga idol na nung una pa rito eh. Yung old supply yan. Nilagyan ko siya ng angle ba ng supply. Pagpasok dito, diretso na siya sa dito ang tagus niya. Dito ang tagus niya mga idol. So lipat siya ulit dito sa kanan. So dito siya, dito ang tagus niya. Dito na pala ang tagus niya. Pasok na siya sa mga supply ng lababo yan. Punta na siya sa mga lababo. Yan ang kabilaan yan. Magkakaroon na ngayon ito ng hot water, ang dalawang lababo tsaka dalawang shower. Yan. So lumalabas mga idol, so centralized to. So yung supply naman niya mga idol, galing ulit dito sa heater. Yan, pumunta siya rito. Kinukuha kami ng supply dyan. Kasi ang kailangan ko lang mga idol is 14 amperes. So 40 amperes yung 14 amperes lang yung kailangan ko. So 40 yung nakaabang. This is yung wire, so kaya ng voltahe. Dyan ako kumuha ng power. Papunta rito. So na, ready na mga idol. So kapit na natin. So ito guys, hindi ka malilito rito guys. So red, sabihin hot, blue, cold. So bago natin, kalagyan na natin ang supply yan. Kasi mahirap pag nandun na yan. So pinakuha ko lang yung supply. Abang-abang. So guys, maglalagay tayo ng bracket guys. Yan, ito i-screw natin sa pader. So guys, may lihat na tayo guys. Bubutasin na natin. Kakapit natin yung bracket, yung hangiran ng heater. Kaya. Sige. Nang bro, dito. So yun guys, yun yung heater guys, napakalaki niya guys. Tayo ka balong. Sige, tayo ka. So ganun siya kalaki guys, hanggang balikat niya. Yun na. Thank you.
So ito yung hat guys. Hat na to guys, hat. Okay, out guys, out. Guys, habit na natin. Titistingin natin guys. Stingin na natin. Guys, double check din natin guys. Yung ginamit ko palang piping dito guys, PPR. So, back to basic ulit tayo guys. Kanan cold. Kaliwa hot. So, ito guys, ito yung supply niya. So, nagtap siya guys sa kulay blue. Ayan guys, kulay blue. So, huwag niyong kalimutan guys. Pag bumili kayo guys, dapat may kasama siyang check bulb. Yan guys, check bulb yan. Yan guys, hindi naman kayo magkamali ng gabit niyan at may arrow yan packet. So, papasok siya. Ang purpose niyan guys, para huwag mag-backflow yung tubig. Huwag bumalik yung mainit na tubig sa cold water line. So, kailangan meron talaga niyan. Yan, may pressure release din yan guys. Pag inangat nyo ito, maalisan ang pressure. So, yan. Intenso na yan, yan. Check bulb yan para huwag bumalik ang huwag bumalik yung hot water sa cold, babalik dun sa supply. So, itong uli guys, itong kaliwa, hot. So, nakatap siya guys sa red. Yan guys, red. So, yan sa electrical naman natin guys. Tinap na natin siya guys sa dating ano. Sa dating linya na 40 amperes. Pag pinagsama mo kasi guys yung motor ng jacuzzi at saka ito, nasa 13 amperes lang ang kailangan niya. So, pasok siya. So, huwag niyo kalimutan guys, maglalagay kayo ng grounding. So, yan guys, so, tatlong wire niyan, yan. Kasi guys, pag magkaroon ng kiblat, tinamaan yung ano, tinamaan yung pinaka-supply natin sa labas, tataas yung current niya, masisira itong heater. So, prevent lang guys na huwag magkaroon ng pagtaas ng multahe. So, saksak natin ulit. So, yan guys, ready na yan. So, yan. 32 gallons pala ito guys. Tatakpan pa natin yan dito. Lalagyan ng pinto at saka shelves para magamit natin yung hangiran sa taas. So yan. Testingin natin mga idol. Usok na. Ito yung mga idol, gano'ng malakas. Ito yung mga idol. So, usok na. So, kayang-kaya mga idol. Kaya-kaya niyang painitin itong bathtub. So, yun lang. So, sana may ano kayo sa ano. Nabili ko 16,000 to guys. 16,000 na ito. Sana may tulong kayo paano mag-tarik dito. Kaya-kaya nyo kaya, simple-simple lang. Huwag sa huwag yung kalimutan yung power supply. May ground siya. Si 450 reason na rin yun. So, ingat kayo lagi. Ito si Boy Construction TV. Nagsasabing amping-amping ay pagkumpensa. Sasabing always be happy. Nausok guys mo. Sobrang lakas niya.